Hi dolls, welcome back to my channel. Today it is the 1st of January and it's the first day of the year. It's the first day of the month, it's the first day of the week. It's the first of the entire year, obviously. So ayan, we're spending it laid back lang. It's 3:25 PM and wala kami masyadong ginagawa dito lang sa bahay, chill lang, spend time with the family, and that's really about it. I'm not sure if aalis kami later, so hindi pa ako prepare. Ayan, ito pa yung itsura ko. Laid back lang for today, and I just wanted to share, ang lapit ko, I just wanted to share kung ano yung usual kong ginagawa when I start the year. Sometimes I do this pagpa-end na yung year, or sometimes start din ng year. So I don't know if lahat ginagawa to, but what I usually do is I review my friends list first and foremost. Really, because parang for me, maybe it's good na you filter kung sino-sino na lang yung nakakakita ng update sa buhay mo. If you're not acquaintance na with, you know, the friends list mo. So here's a quick ano ko lang, routine when I start the year. This is what I do. I started this siguro may 5-4 years ago na. Isa sa mga ginagawa ko when the year ends is I edit and I review. And I review my friends list. Gulo ng buhok ko. Not so pretty today. I'm just here really to share what I wanted to do and not para magpa-cute. So yan. I update my list. I review my friends. Kasi minsan may mga ina-add tayo na hindi ko sure kung kilala ko talaga. So, if talagang sure ako na hindi ko kilala, tiyatanggal ko agad. Pero in case lang meron ako nakalimutan, natanggalin, ayan, at least mare-review ko by the end of the year or at least before at the start of my year. Ayan. So, ang ginagawa ko, ang change lang for this year is that merong option to update yung parang friends list mo. So, marami akong nilagay sa acquaintance ngayon. At least you can do that para mas ma-filter kung sino yung mga gusto mo talaga makita ng update sa'yo. I really don't put restricted on people. Kasi parang, wala lang, parang inad mo pa. Pero hindi mo naman papakita yung life updates mo. So I was like, what for? Ayun, so ang ilalagay ko na lang sila sa acquaintance. Meron din naman sa friends list ng close friends, diba? So pwedeng ilagay doon yung mga gusto mo talaga makita ng update sa buhay mo. And then for those na acquaintance lang naman, they really don't need to know much about you. They don't really need to know, you know, what's happening about you. Ayun, ano mo na lang, lagay mo na lang sa acquaintance list. And I think you can edit other list pa. I'm not sure kasi meron doon a named na list. So maybe you can put there other categories ng friends mo. So yun, this year meron, yun yung nadagdag kasi from the past years. Ang ginagawa ko is talagang ina-unfriend ko. Ang categories ko is if hindi na kita nakakausap at all, this is personal preference ko na. If hindi na kita nakakausap for close to 10 years, and mukhang hindi na rin naman tayo magkakaroon ng connection in the future, mukhang as in talagang strangers na tayo, stranger levels na tayo, inaalis ko na. Inaalis ko na lang sa Facebook ko. Unless siguro mga classmates ko nung high school. Kasi syempre iba pa rin naman yung nakasama mo from way back talaga. Yung mga friends from high school, nilalagay ko na lang sa acquaintance or close friends list. Pero if you're someone na maybe naka-work ko, tapos hindi ko na rin talaga nakakausap, as in, hindi na. Yun, nasa acquaintance, ina-unfriend ko na lang, or if I see the fit na i-keep ko pa
ang connection natin sa Facebook, edi acquaintance list na lang. So yun, if close to 10 years hindi naman tayo nag-uusap, hindi na lang. Tatanggalin ko na. Tapos yung mga ano din, yung mga tinry kong i-reach out pero hindi nag-respond back or hindi nag-reciprocate ng effort to keep that relationship niyon, ayun mga inaano ko na lang, ina acquaintance ko or ina unfriend ko, kasi yun nga, if wala naman pala tayong friends tayo sa Facebook pero hindi talaga tayo nagkukwentuhan, hindi talaga tayo alam mo yun, hindi tayo personally acquainted. Tama pa term ko. If we're not personally na nagkukwentuhan talaga, parang I don't see the point na nakikita mo yung updates ng buhay ko. Parang ganun. Ayun. Parang for me, gusto ko makakakita ng updates kasi ng buhay ko, ng milestones ko, is those that I really call friends or family. Ayan. So, ayun. Kung hindi ko nakikita yung relationship between most often than not, ina-unfriend ko, or, ayun, baka this time, acquaintance list na lang. Ayan. Tapos, ayun nga, hindi ako talaga naglalagay sa restricted kasi I don't see the point. In-add mo sa free Facebook, pero, alam mo, in-add mo as a friend, pero, hindi mo kinakonsider na friend. Parang ganun. I don't get it. Nangyari to this year. I actually did unfriend, although we do have connection, pero I had to unfriend talaga because of yung posts niya, hindi ko na mapangalanan, no? Yung posts niya doesn't bring me hindi ako nabibless. nababother lang ako sa mga posts niya. So, tapos I try to reach out, if kailangan niya ng friend, if kailangan niya ng help, if kailangan niyang ipag-pray. Kaso, yung post niya, ganun pa rin, ang cryptic. So, ayun, in-unfriend ko na lang. Nangyari to this year. In-unfriend ko na lang kasi maybe it's for me na din, no? My Facebook naman talaga is really for me. First off, I remove those that I really don't have any connections anymore, maybe for security and all that. And then, ayun nga, if hindi, alam mo yun, if masyado ka ng nega for me, naalis ko na lang. Ayun. So, ano lang naman, nangyari lang naman to once this year. Wala naman akong in-unfriend. Wala akong in-unfriend dahil sa election. Kasi namin nangyaring ganyan this year, no? Namin nag-unfriend because of the election. But no, not political. It's not political. Pero yun, hindi ako na... siguro yung mga gusto ko sana makita sa newsfeed ko. Although, syempre, talagang merong bad days. Diba? May bad days. Pero if parang lagi na lang ganun. And I tried to help. And baka hindi ako yung help na kailangan niya. So, okay. I'm done. I'm done. No, I'm good. Ayun. So, ayun. If that person wants to reach out, okay, I'm all ears. Pero, to keep yung taong yun sa newsfeed ko, parang hindi na lang. Ayun. Tapos, another category ko pala, whenever I unfriend or remove someone from the list, yung mga, titignan ko rin kasi yung mga profile. If yung profile is luma, walang update for the past year or so, actually, may man nakita ko, 2019 pa lang wala ng update, tinatanggal ko na. Siguro kasi hindi na yun yung active na profile, so meron ng bago or something. Yung mga luma kasi wala lang, praning moment ko lang. Baka mamaya mahack pa or something. Tas connected pa sa akin. So, ayun, inaalis ko na lang. Inaalis ko na lang yung mga walang updates, yung mga lumang account. Kasi marami akong nakitang ganyan. Ang daming profile, ang dami nilang kine-create na Facebook account. So, nga pala, for those na maraming Facebook account actually,
kapag ina-add ako ulit, hindi ko basta-basta ina-accept. Although we're friends na sa first account mo, no? Yung second account, hindi ko basta-basta ina-accept. Kasi nagkaroon din ng instance where may mga, ano diba, yung mga gumagawa ng fake account. Tapos manghihingi ng pera. Yung mga ganon. So, ayun, hindi ako basta-basta nag-accept if you have a second account. Hindi ko i-accept unless you have notice from the first account na you have a new one. Pag wala ko nakitang ganon, hindi ko na ina-accept. Ayun. Ayun, yun lang. Tapos, reasons why I do this, as mentioned nga, siguro security din, kasi I've seen this person in TikTok and YouTube din actually. They can trace people, they can hunt people, hunt talaga, they can hunt people online through connections, through your tagged locations, sa mga tagged people, and parang for me, mas magandang, parang secured ka. Alam mo yun, hindi ka lang, you can still keep your personal life, yung ganon. So yun, siguro yung nagbago na rin yung preferences ko, na mas gusto kong mas private na, tumatanda siguro kasi talaga. So, ayun, mas gusto ko na secured lang, tapos ang share-sharean ko lang talaga ng mga updates sa boy ko is really those family and friends talaga that I would call, no? Ayun. So, ewan ko kung ginagawa nyo rin to. Kailan nyo to ginagawa? Kasi may mga nakita ko tuwing birthday yata yung iba. Pero ako, whenever I start the year, dito ko ginagawa yun. Yun nga, either before the year ends or start ng year. Parang basta ditong area ko siya ginagawa. So, let me know if ginagawa nyo rin to. And ano yung mga categories nyo naman whenever you do this. And I think it's good that you reflect, no? You kind of refresh. Sino-sino ba yung mga nakasama ko this year, di ba? And sino-sino yung mga gusto ko pang makasama sa following year. So, I think it's good na you're keeping count of those that you really care about, di ba? And those that really care about you. So, yun. Again, if I try to reach out, tapos hindi naman nag-reach out ka tao, okay, I get the hint. Okay. Alam mo yun? Okay, fine. Ayun. So, yun lang sa akin. Ano pa bang mga ginagawa ko at the start of the year? Actually, yun yung pinaka-main for me. I clean out my friends list. And, ito pala also, for my phone, dati. Ang ginagawa ko sa phone ko, palubat na ako. Ang ginagawa ko sa phone ko is, lahat ng photos for this year, for 2022, bale, ililipat ko na sa hard drive, tapos isusort ko kung ano yung mga nangyari na itong event na to, para yung phone memory ko starts parang fresh start ng year. So yun, isa pa yun sa mga cleanups na ginagawa ko, para yung phone ko, parang bago yung mga nakalagay, parang building up the memories for 2023 naman. Ayan, so sinosort ko yung mga pictures, mga memories, mga videos, nililipat ko na sa computer. Ayun, isa yun sa mga ginagawa ko. Tapos, I also clean out things. Yun, baka gawan ko ng separate video. I clean out makeup. Lalo na this year, ang dami kong spoiled na mga makeup. So, yun, I clean out my closet. I clean out my things. Ayun, for things na hindi ko naman na ginamit for 2022. So, I don't think I'm gonna use for 2023. Ayun, so a little evaluation. And I wanna make sure that I'm coming in on 2023 ng hindi man super clean slate. Pero alam mo yun, at least maaliwalas. I have more room for a lot more things. Ayun, thank you for watching, dolls, and I hope meron kayong natutunan or baka may ma-pick up din kayo na magiging routine ninyo. Let me know yung mga routines ninyo. I wanna hear about it, and I hope to see you on the... So, while na... biglang nag-off. While outro, biglang nag-off ang aking camera. So, I'll continue my outro dito sa cellphone instead. Thank you, dolls, for watching. And I hope to see you on the next video. Bye, dolls!